Isang araw habang nag-i-scroll ako sa channel analytics ng YouTube channel na to, napansin ko lang majority ng mga nanonood ng videos ko mga lalaki with 80% viewership at 17% viewership naman sa mga babae. 35% sa mga yun edad 18 to 24 and 59% naman edad 25 to 34. Di hamak na mas maraming nanonood sa mga videos ko na edad mid-30s. And speaking of 30s, may bigla akong naalala. I know some of you napanood na yung J-drama na Itazura Nakis and Gokusen. Kasi pinalabas na nga naman yun dito sa Pilipinas before. But hey, merong isang Japanese drama na sobrang ganda ng story pero hindi pa pinapalabas dito sa Pilipinas. Ito ang Sanju Gosai no Kokose. O sa English title, ang ibig sabihin ay 35-year-old high school student. Pero bago natin pag-usapan ang video na yan, roll the intro. Before that, mamaya pa kami mag-react eh. Nagtatopic ka ng J-drama? Anime channel based yung YouTube channel mo? Ano kaya yun? Ma-unsubscribe nga. Wait! Bago ka mag-unsubscribe, could you please read my YouTube channel information first? See? Any kinds of Japanese pop culture. So, hindi lang anime and manga. Malay mo, i-content ko rin ang gravure in the future. Anyways, in this video, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamagandang Japanese drama na napanood ko. Na possible, maybe, hindi mo pa napapanood, pero dapat mong panoorin. Sanju Gosai no Kokose, or 35-year-old high school student. O nga pala, 2013 pang J-drama na to nung una itong umere sa Japanese TV. Yun na nga, subali ang story ng Sanju Gosai no Kokose is about sa isang 35-year-old woman na si Baba Ayako, na nag-start ng bagong semester as third year high school student sa Kunikida High. At first, maraming mga students ang nagtaka while all of a sudden merong isang random middle-aged woman ang pumasok during their entrance ceremony. Sa pag-aakalang siya ay magiging bagong teacher ng kanilang school, pero laking gulat nila na magiging kaklase pala nila. First episode pa lang magtataka ka na eh. 35-year-old as a high school student? What happened, diba? Mai-intrigue ka talaga. At even me. By the way, ang cool ni Baba Ayako dito ah. Siya lang kasi ang kaisa-isang estudyante sa school nila na nagda-drive ng sports car papuntang school. To be honest, after ko mapanood ang episode 1, aba, napamaraton ako agad hanggang last episode. Sa ganda ba naman ang story? Which is, by the way, 45 minutes pala per episode ang J-drama na to, so medyo makabahaba rin yung story. Anyways, so bali may mission actually ang main character natin dito na si Baba Ayako, which is ang sirain ang tinatawag nilang school curse ng kanilang paaralan. Which is, by the way, pag sinabing school curse, huwag kayong mag-expect na mala Jujutsu Kaisen yung level ng mga effects ang makikita nyo sa J-drama na to ha. Walang ganun dito. School curse na in a way na napakararahas ng mga bullying na nangyayari sa school na to. To the point na hindi lang student ang nagiging biktima. Even teachers, nagiging biktima rin ng bullying sa J-drama na to. To the point na may mga ilang individual din ang nag-a-attempt na mag-suicide, which is napaka-alarming. Although even napaka-common naman kasi ng bullying, lalo na during high school days, pero yung mga bullying na nangyayari sa J-drama na to, ay, sinasabi ko sa'yo, hindi mo sisikmurain na mangyari sa'yo. By the way, hands down ako sa mga cast ng J-drama na to, gaya ni Ryoko Yunekura, Masaki Suda, which is siya rin yung gumanap na Shinpachi sa live action ng Gintama, at syempre si Kento Yamasaki, na alam naman natin na siya rin yung gumanap na Arisu sa Netflix live adaptation series na Alice in Borderland. Hindi ko na idedetalye ang mga nangyari every episodes. Pero ako nagsasabi sa inyo, aba, sulit na sulit ng oras mo na panoorin ang J-drama na to. Kung medyo naparami na ang mga school life anime na napanood mo at medyo tinatamad ka na rin panoorin, why not try mong manood ng mga Japanese drama? Ako na rin sabi sa'yo, this will be another form of Japanese entertainment. Not that kind of entertainment. And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Ikuzo!